Nag-park ko lang pala ako guys mula sa Manila papuntang probinsya. So parang naikot ko yung buong Mindanao. Ang sinakyan ko ay Tugu, which is Teresi, St. Teresi. So yan yung kanyang loob. Yan sa second floor. And then, ito yung business class ay sa third floor. So nasa business class ako, number 117. And ako lang mag-isa dyan, ang pasahero sa 117. Kasi bumaba na yung partner ko sa Cebu. So, may sarili siyang TV. Pakaganda nung, ano niya, yung setup nung bed niya. Kasi may mga pa-curtain. And syempre, merong palababo. And, na-stranded nga pala kami sa Cebu. Kaya, ngayon, nagtanaw-tanaw muna ako sa Cebu. Kasi, na-stranded kami na isang araw sa Cebu dahil sa may bagyo. And ito na nga guys, so papadaong na kami sa Osames. So sa Osames ako bumaba kasi sa Manila to Cebu and Cebu to Osames. So Osames ako bumaba, pero sa kasamaang pilot ay na yung tulay papunta sa Cotabato. So naikot ko yung buong Mindanao. Ayan na pala, bumababa na, pababa na kami. So, bumabiyahe na kami and nagpasunda ko sa auntie ko. And syempre, wala kami madaanan kaya sumakay kami ng barge. So, sinakay namin yung sasakyan sa barge para doon na lang kami dumaan sa Iligan and then papuntang Cagayan. And then, sa Cagayan, doon ako susunduin ng family ko. So, kasi mas malapit-lapit na rin sa amin. Meron ka rin kasi shortcut na daan papunta sa amin. So, ayan. Yun nga lang, napakadelikado. And sobrang napaka nakakatakot yung daan kasi puro Muslim area. And syempre, nung umuwi pala ako na sinundo nila ako sa Cagayan, naligaw-ligaw kami. Kaya naubos yung isang full tank sa sasakyan. So, ayun guys. So, ayan, inikot ko. Hindi ko na matandaan kung anong mga lugar yung pinagdadaanan namin. Pero, ayan, nasa Iligan, Bukidnon. Yan yung natandaan ko, Bukidnon. Cagayan. And, hindi ko pa alam ano pa yung mga lugar. Dami kasi, nag-land trip lang ako. So, ayan na siya guys. Ang ano niya. Ayan. Pababa na kami. So, dumaong na yung barge na sinakyan ng sasakyan namin. So, first time ko nakaranas niyan, guys. And, ayan na. Ang haba dito ng pila. Buti yung driver nabayaran ko. Isma. Alam na alam na niya yung daan. So, umikot siya nung pagsundo sa akin. Kasi sabi niya kung doon daw kami mag-aantay doon ng napakatagal bago makasakay ng barge. So, ayan na guys. Nag-start na kami magbiyahe. So, hindi ko alam kung anong mga lugar yung pinagdadaan na namin. Pero, ayan, Iligan nga, Bukidnon, Cagayan. Basta Osamis to Cagayan is 4 hours. Natakbo namin ng 4 hours lang. So, supposed to be 6 hours. Dahil sa bilis ng patakbo ng driver. So, umabot lang kami ng 4 hours at nasa Cagayan na kami. And syempre, Cagayan to dito sa amin is dapat 3 to 4 hours. But, sa kasamaang palad, naligaw-ligaw kami. Pagdating doon, parang nalamat kami sa daan. So, 5 times kami naligaw. And, naabutan kami ng 12 midnight sa daan. And yung mga daan na nadadaan na namin nakakatakot. And all na nadaan doon is Wao, Giling, Basilan. Lahat yan ay Muslim area. So, yung nasa isip ko, baka kung ano mangyari, yung mga karnap, yung alam mo yung nasa isip ko. Kaya, 5 times kami naligaw-ligaw kung saan-saan kami nakasuot-suot. And na yung mga damuhan, yung walang kabahay-bahay, yung nadadaanan namin. Tapos, nung alas 2 sabi ko last na to, pag namaligaw pa tayo ulit,
Sabi ko magpaumaga na lang kami kasi parang nalamat ng daan ba. Siguro may ano din si Jesus dahil sa, di ba, lahat naman tayo pag nililigaw-ligaw tayo, parang may paraan, parang huwag ka dyan kasi parang may masamang mayari, ganun. So, yun ang iniisip ko talaga. Kaya, ano, yun, nagpaumaga lang kami doon sa 7-Eleven. Malapit sa Cagayan, bumalik kami. Layo na lang narating namin, nakaubos na nga kami ng full tank. Kaya ayun, sobrang napakalaki yung nagastos ko mula Manila to ano, instead na 14K lang sana yung Pacquiao ko mula Osamis to papunta na sa amin sa Cotabato. Nakagastos ako ng more than 30,000 because sa bagyo nga nangyari and naikot ko yung buong Mindanao. Kaya ayan na guys. Ayan, vacation sorry muna ako ngayon at sorry pala sa mga hindi ko masyadong nasusuportahan. Babawi po ako pag meron akong stable wifi. Hindi mo napakahirap pita. Kasi data lang yung ginagamit ko. So ina-upload ko lang wala yung video ko para ma-update naman yung channel ko. Okay. Thank you sa talaga sa mga taong andyan lagi sa akin. Babawi po ako sa inyo pagka nagka-wifi ako. May nabili naman ako ng wifi pero hindi ko pa siya ma-connect sa laptop kasi kailangan pa pala ng broadband na connector para magamit ko siya. So, ayan guys. Thank you so much for always watching my video. In biyahe-biyahe mo na. Puro ano lang ito, puro biyahe. Kita na namang Petron. So, ayan. Thank you so much talaga. Orange Hilux. Aha naman.